destructive siya kapag it's too much. When is love too much? Maybe let's be personal about it. Kasi ganda ng kwento mo. Your journey is rich. Kailan sobra ang pagmamahal? Sobra in a way like uncontrollable na talaga siya. Okay, may reaction ka riyan. Inisip ko yung about dun na sa... Na-trigger siya. Inisip ko yung sa part na parang kailan masasabi natin destruction. Too much na yung love. Yung toxic when it, na. Yeah, when it violates you, when you feel unworthy. Mm-hmm. Diba? When you feel unworthy. And then yeah, when you're don't not, matter. Yes, so you don't matter. At the same time, unhappy ka na dun sa mismong situation. Kasi may iba, nakukulong sila sa abusive relationship eh. Di sila aware doon. Na nagsimula sa pagmamahalan. And then eventually, parang di sila aware na minsan ginagaslight na pala sila. Right. If you're familiar with gaslighting, it's like yung minamanipulate yung emotions mo. Right. Na meron siyang problema naman talaga, pero ang totoo eh, pinaparamdam sa'yo ng partner mo na ikaw yung may problema kahit ang totoo siya naman talaga. That's gaslighting. Na parang projection, pinaproject. Yeah, pinaproject sa kanya. Tapos ikaw naman, ikaw-question mo yung sarili mo na ako nga ba talaga may problema, et cetera, et cetera. Okay. So parang yun, dapat kapag naramdaman mo ng unworthy ka na, unhappy ka na, dissatisfied ka na, na-violate ka na talaga as a human being, it's time to let go. Lalo na ng minamahal mo. Nang minamahal mo emotionally, physically, kailangan mo na. That's when love becomes destructive. Destructive, yeah. And too much, ano na yun? Iba okay. Na yun. And all right. And I think yung ano doon, yung danger doon sa ganong klase ng mga relasyon, yung hindi makaalis agad. Yes. I think one of the reasons is that we, as young, as yung mga, habang lumalaki tayo, tinuturuan tayo paano magmahal ng iba. Yeah. Like, yung sinasabi na love is in you. Yeah, at some point it is. Yes. But it is also, what you learn from society is how to demonstrate that in practice. Like, eto, kailangan mo magservisyo, kailangan mo bigyan ng bulaklak. Kung babae ka, kailangan ikaw yung nagluluto, ganyan-ganyan. Pero I don't think we have a solid, you know, foundation of how to teach people how to love themselves. Yes. Kaya pagdating dun sa sitwasyon na ng isang abusive relationship, dahil yung natutunan mo ay pagmamahal through service na hindi mo iiwanan tong tao na to no matter what, at hindi mo natutunan yung self-love, ang hirap umalis. Okay. Manu wants to say something. No way will love ever be destructive. It cannot. It's that's why you said it, Tito Boy, you said it yourself. You love first and then you turn into destruction. Therefore, nawala ang love. Because love can never be destructive. It can't. That's not love na. Pag nananakit ka na, hindi na yung love. How okay. Can that be? That's a point. Yeah. Itinuro din sa kultura natin na kailangan natin tanggapin yung partner natin, lahat sa kanya, imperfections niya. Pero tandaan natin yun nga, kapag na-violate ka na, kailangan mo na din questionin yun. Mm. Tsaka mapapansin din natin sa kulturang Pilipino, masyado tayong masentimiento, no? Kaya nga mapapansin mo din sa lengguaheng Pilipino, mahal kita. Which is different from I love you, di ba? I love you. I muna love you. Pero sa Pilipino, mahal kita. Nasaan ang ako, di ba? At kaakibat yung suffering. Diba? I'll go to Jeremiah lang. Sa henerasyon ninyo, you know, naririnig ko ito eh, selos. Ang selos ba ay pagpapakita ng pagmamahal? Or ito by insecurity? The boy, para sa akin, when I was younger, meron akong selos eh. Yung selos na nararamdaman ko before, now I understand it as something na parang, yun nga, sinasabi nyo, parang insecurity siya sa akin before. Nagsiselos ako dahil binibigyan na ng pansin yung isang tao. And hindi ako secure kasi I had some problems with myself before. Pero ngayon, naiintindihan ko siya as an insecurity. So that tendency, nawawala yung pagsiselos. Okay. Martir sa pag-ibig. Meron ba yun? Yes, talaga. It does? Like, lalo na sa culture natin. Where is it coming from? When yung mga, naniniwala ka, ano, na may mga martir meron, sa pag-ibig? Meron. But it comes from insecurity. Oh. For me, because she or he might think that after her, after him, she will never find someone to love her. In many instances, yun yung psychology of abused women. That's it. Na wala nang magmamahal sa akin ng ganito. Yung idea na love equals martyrdom. I think these are dangerous. Or love is equal sacrifice. Right, yeah. All these things. Uh-oh. Medyo it creates passive lovers. Dapat binabasag natin yan. Because what you're trying to say is it shouldn't be. You should be an active lover. May mga lines ka sa pelikula parang dapat pag nagmahal ka, nakadilat ka. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome to The Bottom Line.